this is Manat. Welcome back to my channel. For today's video, I'm going to show you my everyday makeup look. So if you want to know more about this video, just keep on watching. So ngayon lang ako marap sa camera ng bare face. Kita nyo naman yung mga dark spots ko dyan. Pero naglagay na ako kanina ng sunscreen and primer. Makeup base. Yung ginagamit ko na sunscreen is Nivea Sun Protect and White One. And for my primer, hindi ako lagi naglalagay ng primer, especially kung nagmamadali ako mag-makeup. Pero, syempre, for skincare, kailangan. I advise you to put on some primer as makeup base. So, yung ginagamit ko na primer na sobrang affordable is from Says Lady and All Matte Pore Invisible Face Primer. Siya. Mag-start na ako. Umpisahan ko for my foundation. Yung ginagamit ko na foundation brush is from Shaoil Makeup. Ito siya. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito, pero basta foundation brush din siya. So, ano siya? Angled brush siya. So, mas prefer ko kasi yung gantong brush. Mas madali kasi siyang i-apply sa face. Gawa ng naka-angle nga siya. Medyo madumi na. Hindi ko pa siya hinugasan. Then, yung for my foundation, I use Infallible 24-Hour Matte Cover from L'Oreal. By the way, yung mga ginagamit ko na makeup is mabibili lang sa department store. Kaya sobrang dali nilang hanapin. Lagay lang tayo. Hindi ako masyado makapal mag-foundation. Kaya, ganyan lang ako maglagay. Ayan, diba? Yung ganitong brush, mas madali siyang ikalat sa face. Kasi full cover talaga siya. Siyempre, lagi kayong upward pag maglalagay ko ng makeup. Parang sobrang puti. Parang multo. Ang puti ko. Ginagawa mo! Siyempre, sa neck, huwag niyong kakalimutan maglagay sa neck. Para kakulay niya yung face natin. Ayan. Nagre-reflect yung ilaw, kaya ang puti ng mukha ako. By the way, pag naglalagay pala kayo ng foundation, especially kung matte yung foundation na gamit niyo, dapat mabilis niyo lang siya biniblend kasi kumakapit agad siya sa mukha natin. For my concealer pala, I use True Match Concealer from L'Oreal Paris. And ang shade niya is 2N Vanilla. Ito siya. Yung ginagamit ko na Infallible Foundation. Yung shade nito is Shell Beige 102. And ito yung counterpart niya na concealer. Kaya ito yung binili ko. So next is maglalagay ako ng concealer. Para may tago natin yung mga kailangan itago sa pagmumukha natin. First is, lagyan ko muna yung ilalim ng mata or yung eyebrows. Then sa chin. Then nose. And yung mga alam nyo na dapat itago. Mga secrets. I use this setting brush from Naked 3 for blending my concealer. In blending naman, pwedeng-pwede nyong gamitin yung mga sponge or yung mga beauty blender. Pero, mas gusto ko kasi ng mga brush lang. Mabilis kapitan ng dumi yung mga sponge, kaya ayaw ko siya. For my powder, I use Creamy Glow from Nichido.
Mura lang siya, guys. And kahit sa ang department store, even sa Watson's, meron ito. Gagamit pala ako ng setting brush. Lagyan natin ng powder yung ilalim ng mata kung saan tayo naglagay ng concealer para maset lalo yung... Para maset lalo yung concealer na nilagay natin. Para hindi siya maging cakey agad. Puti ng mukha ako. For my eyebrows, I use Long Lasting Liquid Pen from Happy Skin. Kung baguhan lang kayo sa pag-makeup or kung nag-uumpisa pa lang kayo mag-aral mag-makeup, I advise you to use eyebrow pencil lang with brush. Kasi mas madali siya gamitin kung nag-uumpisa pa lang kayo. So ako, since everyday makeup look ko naman ito, gagamitin ko na yung mga normal kong ginagamit talaga. And then, i-blend ko siya using eyebrows brush. Kung eyebrow pencil ang gagamitin ko, ang ginagamit ko is eyebrow pencil from The Face Shop. Gamitin ko lang dito yung brush para pang blend nung eyebrows ko. So, and syempre, after ko maglagay ng eyebrows pencil, gagamitin ko ulit yung setting brush for concealer para itago yung lumagpas na mga lines sa eyebrows. By the way, ginagawa ko to para malinis tingnan yung eyebrows ko. Kasi may chances na pag hindi pa ako nagpapat-ready, makalat yung kilay ko. Naganyan ko siya para hindi kalat yung kilay. Sa kabila naman. Siyempre, kilay is life tayo. Huwag na makalimutan, I also use my Life Brow Grooming Gel. Eyebrow gel from Sunny's Face. Hindi na kasi ako nagre-retouch and once lang ako naglalagay ng makeup aside from powder kapag umalis ako ng bahay or pag nag-makeup ako. Kasi hindi ko dinadala yung mga ginagamit kong pang-makeup kung saan man ako pumunta kasi nga maliit lang yung bag ko. Sinusundan ko na lang yung shape nung pagkakatred sa akin tsaka yung shape nung kilay ko. Hindi ko na siya kinakapalan kasi yan na talaga siya. Hindi ako nagko-contour kaya hindi ako maglalagay nun. So, ang ilalagay ko na next is blush on. For my blush on, I use fine blush powder from Fashion 21. Ito siya, may brush na siyang kasama pero kung nasa bahay lang naman ako, yung makeup brush ko na lang gamitin ko. Like this one. So for blush, I use the angle blush brush for my blush on. Mas madaling ilagay kapag naka-angled yung brush. So, konti lang yung ilalagay ko since medyo mapulo to. Mas madali siya ilagay. Kita nyo naman, diba? Nakasalan kasi siya. Lalagyan ko din yung paligid ng nose ko. Para mukha siyang natural. Kapag nagmamadali pala ako, tsaka kung wala akong brush na nadala or hindi ko dala yung blush on ko, ang ginagamit ko for my blush is this one.
cloud paint plus here. And yung madalas kong ginagamit is this one. Beam yung shade niya. The other one naman is buff. Susunod ko na lang, ipapakita ito sa inyo kapag ginamit ko na siya. So next is, maglalagay muna ako ng lip balm, chapstick, cherry ito. Kahit anong chapstick, ang bango. Yung color red, ang bango nung amoy nun eh. Pero ito, mabango rin naman siya. Cherry. Naubusan lang ako nung red, kaya ito yung binili ko. And then, maglalagay ako ng tint. Lip tint from BLK Cosmetics. Daffodil to. This one. Lip and cheek din siya, kaya pwedeng-pwede siya sa lips and sa cheeks din. So, yun siya. Yun yung color niya. Siyempre, lahat tayo, di ba, gusto natin yung mga glass skin or dewy-dewy skin ng mga Korean. Pero since nasa Pilipinas tayo, hindi yun pwede sa atin kasi ang kalalabasan nun, dugyot ka, pawisin ka. So, ang ginagamit ko para medyo dewy-dewy skin effect pa rin yung mukha ko. Gumagamit ako ng Body Glimmer Powder from Nichido. Mabibili nyo to sa Watson sa department store and mura lang din siya. So, ginagamit ko to para magkaroon ng shiny effect sa mukha ko. Siyempre, gagamit ako ng round powder brush. And, ikahalat ko lang siya sa cheeks ko. Of course. Sa kabila din. Kahit sa Pilipinas ka, pwedeng-pwede na. Hindi siya nauhulas agad kahit gano'ng katagal na siya sa face nyo. Kaya, ayun, na-discover ko lang to nung namamasyal ako sa Watsons. Kaya bumili na ako kasi 99 pesos lang to. Siyempre, for the final step is the setting powder from NYX Mineral Setting Powder. Burado na siya, guys. I use this for my final powder. Maganda to kasi sobrang nasiset niya yung makeup niya. Especially kung matte ang ginagamit niya. Like me. Siyempre sa neck, kailangan natin maglagay para kapantay ng kulay natin sa mukha. Baka nagtataka kayo kung bakit wala akong nilagay na eyeliner, liquid eyeliner, or mascara. Hindi kasi ako fan talaga ng mga eyeliners and mascara kasi nga, kapag lumalabas ako ng bahay, nabibigatan ako kapag naglalagay ako ng eyeliner or mascara. Especially yung mascara. Hindi ko naman siya kailangan kasi kahit maigli yung pilik mata ko, hindi naman siya ganun kawalang curve. So, okay lang. And sa eyeliner naman, ayan, kita nyo naman yung mata ko. Mukha na siyang may eyeliner, kaya ayoko din siya. Nabibigatan kasi ako kapag may nilalagay ako sa mata ko, kaya sobrang dal lang kung maglagay ng mga eyeliner and mascara. Kapag may mga special event lang talaga, dun lang ako naglalagay. And for my lipstick, gagamit ako ngayon, favorite ko na shade from Sunny's Face Lip Dip na Peachy Kinda. Paubos na siya. Yung labi ko, kahit anong lipstick na ilagay ko sa kanya, ang kinakalabasan lang pag tumagal is pink. Hindi ko alam kung bakit, pero laging pink yung kinakalabasan ng mga lipstick. Unless nag-red lipstick ako. Kasi, alam nyo naman ng red, sobrang tingkad. Magamit ako ng cotton or cotton buds for shaping my lips. Kasi, ayoko nang nagmumuhang malaki or makapal yung labi ko. Gusto ko manipis lang siya. Parang hindi kasi bagay sa akin yung sobrang kapal na lipstick or yung makapal na labi. Ngayon, gagamit ako ng cotton buds.
Pwede kayong gumamit ng lip brush, pero mas nadadalian kasi ako dito. Kaya, ito na lang yung gagamitin ko. Ayan. O, diba? So, tulad nga na sinabi ko kanina, hindi na ako nag-retouch once na maglagay ako ng full makeup. Kumbaga sa mula umaga or mula pag-alis ko, mula paglagay ko ng makeup, hanggang gabi na yon. As in, buong araw ko na siyang hindi nire-retouch aside from powder. Powder lang yung ginagamit ko and yung daladala ko lagi sa bag ko kapag umaalis ako. So that's it. We're done. And this is my everyday makeup look. So thank you for watching this video. I hope you had fun. And if you did, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more video updates. See you on my next vlog.